Hanggang ngayong araw na lang po bukas sa mga bangko, kaya para iwas sa beriya, mas mainam na tapusin na ngayon ang inyong mga transaksyon. Paghandaan rin daw ang supply ng inyong pagkain dahil posibleng sarado ang ilang pamilihan sa long weekend. Balitang hatid ni Bernadette Reyes. Kadalasang mahaba ang pila sa mga ATM tuwing long weekend. Minsan, nauubusan pa nga ng lamang pera ang ATM. Pero hindi na raw yan dapat mangyari base sa direktiba ng Bangko Sentral ng Pilipinas na kailangang laging may pera ang mga ATM. Meron tayo na in-issue ito lamang March 27, 2012, reminding all banks to be prepared and to have sufficient cash in the ATMs, particularly during long holidays. Bukas sa mga bangko, October 31. Balik normal ang operasyon sa Lunes, November 5. Ang mga bangko naman na may kiosk sa malls tulad ng BPI at BDO, bukas sa November 3 at 4. Pero para iwas aberya, maiging tapusin na ang mga transaksyon sa bangko bago ang long weekend. Payo ng BSP, bago mag-withdraw, magmasid muna sa paligid. Huwag daw gumamit ng ATM kung tila may nagbago sa lagayan ng card o sa labasan ng pera. Takpan ang kamay kapag itinatype ang PIN at huwag magpatulong sa mga hindi kakilala. Dapat nakahanda rin tayo na may enough cash na rin tayo bago mag-break. Pero bukod sa pera, isa pa sa mga dapat paghandaan ay ang laman ng tiyan, lalo na kung mahaba-haba ang bibiyahe. Lalo't ilang grocery ang posibleng sarado sa holiday. Patok na baon ng tinapay at mga pagkaing hindi agad napapanis tulad ng adobo. Bukod sa madaling lutuin at hindi madaling mapanis, kailangan din daw masustansya ang mga pagkaing pagsasalusaluhan kapag binisita ang inyong mga yumaong mahal sa buhay sa mga sementeryo. Kaya ang ilan sa aming mga nakausap, mga prutas daw ang kanilang ihahanda. Pagka nagugutom ka, madaling mag-prepare ng tasty bread. Lagyan mo lang ng mga spread, okay na. Banana kasi madaling dalhin, tapos madaling i-peel. Pero ang pamilya Artes, may ibang plano. Biko. Saan mo ipe-prepare yung Biko? Dun din. May dala kasi kaming parang pang-camping na kalan. Bernadette Reyes, GMA News.